Mula sa Syria, ang mga Amorite ay naglakbay at napiling manahan sa Babylon sa Mesopotamia kung saan sila nagtayo ng kaharian noong 1890 BC. Naging ganap na maunlad na sibilisasyon ang Babylon sa panahon ng pamumuno ni Sumuabo. Ang kanyang apo na si Hammurabi naman ang nagpalawak ng kanilang imperyo na sumakop sa Mesopotamia, Syria hanggang Mediterranean. Ang mahabang panahon ng pamumuno ng Babylon sa rehiyon ay naging posible dahil sa mahuhusay nilang mga pinuno na may mga programa na nagbigay prioridad sa kaunlaran at kaayusan ng kanilang imperyo. Halimbawa ay nang pagsamahin ni Hammurabi ang mga batas mula sa mga estadong lungsod sa kanyang nasasakupan upang mabuo ang Hammurabi Code. Si Hammurabi ay isa rin sa pinakamagaling na pinunong Sumer na namuno sa kahariang Babylonia noong 1792. Ang kodigo ni Hammurabi ay isang koleksyon ng mga batas na nagtatakda ng mga patakaran tungkol sa pagresolba sa krimen, pagpapataw ng buwis, pagmamana, diborsyo, at transaksyon sa pagitan ng mga mangangalakal. Isa rin itong gabay para magkaroon ng isang organisadong lipunan. Mayroon din itong batas tungkol sa pamilya kung saan ginagarantihan nito ang karapatan ng mga babaeng may asawa at kinikilala naman ang awtoridad ng asawang lalaki sa kanyang asawa at mga anak. Mahalaga ang pamilya sa imperyo ng Babylon dahil naniniwala silang ito ang pundasyon ng isang matatag na kaharian. Katulad ng sa Sumer at Akkad, ay politeismo rin ang relihiyon sa Babylon at maraming templo ang inayos at itinayo bilang alay sa kanilang mga diyos. Naniniwala ang mga taga-Babylon sa konsepto ng kabilang buhay o life after death at ito ay maliwanag na inilarawan sa bantog na literatura na Epic of Gilgamesh, kung saan sinabing may isang madilim na mundo kung saan ang pagkain ay alikabok at putik at ang mga nilalang ay nakadamit ng balahibo ng ibon. Ang epiko ni Gilgamesh ang pinakamatandang akdang pampanitikan na natuklasan sa kasaysayan ng daigdig. Ito ay isang patulang epiko tungkol sa buhay at pakipagsapalaran ni Gilgamesh, isang matalino, malakas at perpektong diyos at tao. Ang ilang bahagi ng pakikipagsapalaran ni Gilgamesh tulad ng malaking pagbaha ay katulad din ng salaysay ni Noah. Isa din sa pinakamahalagang ambag ng kabihasnang Babylonian ay ang sundial at water clock. Ang mga Hittite ay mula sa Asia Minor na ngayon ay bahagi ng bansang Turkey. Sinakop nila ang bansang Babylon, gayon din ang Syria at Palestine noong 1450 BCE dahil sa pagnanais ng makontrol ang kalakalan sa hilaga ng Mesopotamia na nasa paligid ng dagat Mediterranean. Malawak man ang kanilang lupain ay nagawa nila itong panatilihing buo at payapa sa mahabang panahon dahil sa istriktong paraan ng pamumuno rito. Nagtanim sila ng takot sa kanilang nasasakupan dahil sa kanilang reputasyon bilang mahuhusay na mga mandirigma. Ang pinakamahalagang ambag ng mga Hittites ay sila ang unang nakatuklas ng sandatang bakal at paggamit ng sasakyang yari sa bakal o tinatawag na chariot. Naiambag din nila sa kabihasnan ng daigdig ang pagkakaroon ng talaan ng mga titulo ng lupa ng mga mamamayan nito. Sa loob ng 200 taon, sila ang nangunguna sa Mesopotamia at ganoon din katagal na naitago nila ang sekreto sa paggawa ng bakal. Ngunit sa pagbagsak ng imperyo ng Hittites, ay nanirahan sa iba't ibang lugar ang kanilang mga panday at dito na diskubre ng ibang lahi ang sekreto sa paggawa ng bakal.
Ang mga Assyrian ay kilalang mga mandirigma mula sa hilaga ng Babylon sa Ilog Tigris. Bahagi ng kulturang Assyrian ang pagsali sa digmaan at itinuturing na malaking ambag sa lipunan ang pananakop ng ibang lupain. Si Tiglath-Pileser ang kauna-unahang dakilang mandirigma ng mga Assyrian. Ang nasasaklaw ng kanyang kaharian ay nagmula sa Mediterranean Sea hanggang pinakahilagang bahagi ng Turkey. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay walang awang sinakop ng mga Assyrian ang lupain mula sa Persian Gulf hanggang Egypt noong 1100 BCE. Isa rin sa kilalang pinuno ng Assyria ay si Ashurbanipal. Si Ashurbanipal ay kinikilala bilang malupit at marahas ngunit napakahusay na administrador. Napagbuklod niya ang pagkakahiwalay ng lungsod-estado na kaniyang nasasakupan. Ang Nineveh ay ang kabisera ng Imperyong Assyrian at kinikilala bilang simbolo ng kalupitan at katayugan ng mga Assyrian. Si Ashurbanipal ay naging tanyag din dahil sa kanyang pagtatag ng kauna-unahang sistematikong aklatan sa lungsod ng Nineveh. Ang mga Chaldean ay humalili sa mga Assyrian matapos nilang magrebelde sa pamumuno ni Nabopolassar. Sa panahon ng panunungkulan ni Nebuchadnezzar ay itinayo ang pamosong Hanging Gardens na itinuturing na isa sa Seven Wonders of the Ancient World. Nakuha ng Hanging Gardens ang atensyon ng mga sibilisasyon dahil sa kakaiba nitong disenyo na walang katulad noong panahong iyon. Mayroon itong maraming hakbang na punong-puno ng mga halamang namumulaklak na nakasabit at binibiligan ng tubig na bumabagsak mula sa itaas nito. Dahil hindi pangkaraniwan ang ganitong tanawin sa kanlurang Asya, bunga ng mainit nitong panahon ay naging tanyag ang Hanging Gardens sa buong imperyo maging sa ibang kabihasnan. Itinayo ang Hanging Gardens para sa asawa ni Nebuchadnezzar na nanggaling sa isang lugar na maraming halaman at bulaklak. Ang mga Chaldean ay tinaguri ang Stargazers of Babylon dahil sila ay mahilig sa astronomiya at sa kanila rin nagmula ang kaalaman tungkol sa 12 simbolo ng zodiac. Ang pinakamalawak at pinakamakapangyarihang imperyo na nasaksihan ng kanlurang Asya noong unang panahon ay ang Imperyong Persia na ngayon ay nasa bansang kilala bilang Iran. Ang Imperyong Persian o Imperyong Archimedes ay nagmula sa pangalan ni Achaemenes, isa sa mga naunang pinuno ng lungsod-estado. Sila ang mga matataniag na pinuno ng Imperium Persia. Si Cyrus the Great, siya ang naging isang malaking imperyo na gumapi sa mga imperyong Assyrian at Chaldean at ilan pang bahagi ng Fertile Crescent. Si Darius the First naman ang humalili kay Cyrus the Great. Lumawak palalo ang imperyo hanggang sa ilang bahagi ng Europa at India. Sa lawak ng imperyo ng Persia ay isang maayos na sistema ng pamamahala ang pinalaganap ni Darius the First na naging instrumento upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan dito. Dinati niya ang imperyo sa mga satrapi o mga probinsya na pinamunuan ng mga satrap o gobernador. Ang mga satrap ay lokal na opisyales ng kani-kanilang lugar. Ang kanilang tungkulin ay mangolekta ng buwis. Siguraduhin ang mga mamamayan ay sumusunod sa batas at mangalap ng sundalo para sa hukbong militar ng Persia.
Ang Zoroastrianism ay relihiyong nagmula sa mga Persyat. Ito ay batay sa mga pangaral at turo ni Zoroaster o Zarathustra. Ito ang relihiyong naniniwala sa isang Diyos o monotheism. Si Zoroaster ay isang guro sa relihiyong Zoroastrianismo na naniniwalang ang mundo ay isang labanan sa pagitan ni Ahura Mazda, ang Diyos ng kabutihan, at ni Ahriman na Diyos ng kasamaan. Ang bawat tao ay dapat mamili kung sino ang kanilang susundin, ngunit sa dulo ay kabutihan ang mangingibabaw. Sa araw ng paghuhusga, ang mga gumawa ng mabuti ay mapupunta sa paraiso, samantalang ang hindi naging mabuti ay habang panahong maghihirap. Ang lahat ng aral na ito ay nakasulat sa kanilang banal na aklat na Zend Avesta. Bagaman naging kontrobersyal ang paniniwala ng Zoroastrianismo sa isang Diyos dahil ang karamihan ng mga sibilisasyon ay politeismo, ang pagsunod ng mga tao rito ay nakapagdala ng kapayapaan sa Imperyong Persya. Ang kabihas ng Phoenician. Ang mga lungsod-estado ng Tyre at Sidon na mga Phoenician ay napasailalim din sa kapangyarihan ng mga Assyrian, Hittite, Chaldean, Egyptian, Persian, at Greek. Kilalang mga mandaragat at mga ngalakal ang mga taga-Phoenicia mula sa timog silangan ng dagat na Mediterranean. Ang kanilang kabuhayan na nakasentro sa kalakalan at ang kanilang lokasyon sa gilid ng dagat Mediterranean ay nakatulong upang maging bihasa sila sa paggawa ng mga sasakyang pandagat mula sa puno ng cedar. Kilala rin ang mga Phoenician sa pag-imbento ng clear glass o tagusang salamin ng mamahaling purple dye na tanging maharlika at mayayaman lamang ang may kakayahang bumili, at ng papyrus na ginagamit ng mga taga-Ehipto bilang sulatang papel. Katulad ng iba pang sibilisasyon sa Mesopotamia ay mayroon ding sistema ng pagsusulat ang mga Phoenician na ginagamit nila upang maging mabilis at madaling maitala ang mga transaksyon sa kalakalan, mga gawain ng pamahalaan, dasal at ritual, at kasaysayan. Ito ang alpabeto na may 24 na letra at nang lumaon ay ginawa ng mga Griego ng sarili nilang bersyon kung saan naman hango ang alpabeto ng kasalukuyang panahon. Ang Phoenician alphabet, ito ang kabihasnan na lumikha ng alpabeto na phonetika kung saan ang mga tunog ng mga salita o titik ay may kaagapay na simbolo. Ang Palestine ang tahanan ng mga Hebrew. Ayon sa Biblia, ay pinangunahan ng angkan ni Abraham ang pandarayuhan ng mga Hudyo o Jews na mula sa Ur sa Mesopotamia upang magpastol ng kanilang mga tupa noong 2000 BCE. Ito ay nabuo sa lupain ng Kanaan ang nasabing lupang pangako. Mga ambag ng kabihas ng Hebrew, ang mga relihiyong Judaismo at Kristyanismo, at ang monoteismo, kung saan ito ang paniniwala o pagsasamba sa isang Diyos. Ang Mosaic Law na kodigo ng mga batas sa mga Hebrew na naglalaman ng Torah, ang limang aklat sa Mosaic Law, at ang banal na aklat ng mga Kristiyano na tinatawag na Biblia. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Sagutin ang focus sa tanong sa linggong ito. Bilang isang kabataan sa makabagong panahon, paano mo mapapahalagahan ang mga pamanang iniwan ng kabihas ng Mesopotamia?